Chapter 2, verse 4 to 5. Okay. Misan pa po na tayo ay tumayo at ating pong basahin ito ng sabay-sabay at upang sa Ginoon na ay marinig din ang ating mga kapatiran kung nagre-record ito. Okay? So, sign natin, verse 4, lumapit kayo sa Kanya. Siya ang ano? Ang batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa Kanyang pangingin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong spiritual bilang mga paring tinaga para sa Diyos. Mag-ali kayo sa Diyos ng mga handog na spiritual na kalugod-lugod sa Kanya, alang-alang kay Kristo. Ito po ang salita ng Panginoon. Okay, nagaya po ng ating paksa, ito po ay tinatawag na the believer's privilege. Ano po ba yung mga pribileyo? Okay, ang pribileyo po, ayon po sa ating tinalakay, magbibilang po tayo, ito ay isang karapatan o benepisyo na na-enjoy ng isang tao na nakakahigit siya sa marami. Hindi po para sa lahat ng tao. Okay, meron po siya. At ang pribileyo po ito ay para doon sa napapabilang sa mga klase o grupo ng tao na nakaka-enjoy ng mga tinatawag na special love favor. At ito po nga ay totoo sa mga mananampalataya. Okay? Kapag tayo mananampalataya, meron tayong tinatawag na special favor. Gaya po natin tinanakay sa unang Pedro, chapter 1, ay nandoon po yung mga duties and responsibility ng isang mananampalataya. At ang misan, tayong mga mananampalataya, ang lagi natin iniisip ay yung ating duty kaysa sa tinitingnan natin yung privilege. Pagkaya ito, pagpunta sa church, para no, duty natin at obligasyon natin bilang mananampalataya na magsama-sama tayo ito yung linggo. Tama? Pero misan, para bang mabibigat na tayo, lalo na kapag may tungkulin ka, magsasalita ka, magdadrive ka, tungkulin. So, misan, para sa ating, parang mabigat para sa ating duty, pero hindi natin nakikita yung pribileyo ito. Okay? Misan nga ay nananaig yung duty kaysa sa pribileyo. Okay? At ang nasa isip natin, pag tayo pumunta sa langit, doon lang natin makakamit yung mga pribileyo. Pero tandaan po natin na dahil nga ay iniisip nga natin that most of us think of life dito sa mundo ay isang duty at in life in heaven ay isang privilege. Kasi nga naman, sa langit, meron tinatawag na perfect peace, di ba? Perfect harmony, perfect unity, di ba? At makikita natin si Jesus. And also, yung presence ng Panginoon, okay? So doon, makita din natin yung perfect joy, yung perfect rest, kapahingahan, yung perfect knowledge, perfect wisdom, and perfect blessing. So lahat yung perfecto pagdating natin sa langit. At ngayon din, sa langit, tatanggap tayo ng reward mula sa Panginoon, sa ating paglilingkod. Kaya huwag kayong mapagal. Huwag yung sabihin natin, tatamod kayo sa mga katungkulan nyo sa Panginoon, okay? And also, yung tayo ay magkakaroon ng fellowship sa lahat ng mga tinubos ang Panginoon, ano ba ng kailang edad, okay? At makakasama din natin po ang mga banal na anghel. At doon sa langit, makakapaglakad ka sa isang tinatawag na Golden Street, okay? At ang mga gates mo yun ay pana, ay perlas. So makita po natin doon, ang city na yun ay punong-puno ng mga jewelry, okay? Jewel City. At ito po ang pinaka-capital ng eternal abode natin o yung ating titiran magpakailanman. Okay? At doon din po ay wala nang sickness, wala na rin sakit, wala na rin pain kung meron kayong nararamdaman na sakit sa tuhod, kalamnan, and also yung kinakatakutan ng iba ay yung kamatayan. So makita natin ang heaven is all privilege and no duties, sabi ng iba. Pero hindi po totoo yun. Bakit? Kasi pagdating sa langit, meron pong tinatawag na great and glorious privilege also, there will also a duty. Ano yung duty natin? We will worship and honor and exalt God. Okay? So yung pong ating gagawin doon sa langit, sasambahin natin, pararangalan natin, at itataas natin ang Diyos. Okay? So, ibig sabihin, habang nandito po tayo sa lupa, okay? Misan ay nasa isip natin, marami tayong tungkulin. Okay? Paglaban sa flesh and therefore sa pamumuhay,
para tayo ay mabuhay ng banal. At also, dapat maisip natin habang tayo nandito, kaya po yung ating pag-aaral, ay meron po tayong mga tinatawag ng mga privilegyo. Okay? So, tanda natin sa mundo natin ito, panahon natin ngayon, o sa panahon na buhay na darating, dapat natin maintindihan na meron tayong tinatawag na spiritual duty and also mga spiritual privilege. Okay? So, tandaan po natin, dalawa yung pinakamahalaga. Yung una nga po ay yung una, yung union. At itong pangalawa nga po ay yung ating tatalakayin sa, sa 2 Peter, 1 Peter chapter 4. At sabi po doon sa 2 Peter, sabi niya, lumapit kayo sa kanya, siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa kanyang paningin. So, review lang po natin sa verse 4. Ang sabi, lumapit kayo sa kanya. Ito po ay nagsimula nung tayo nakaranas ng salvation. Okay? Doon nagsimula yung mga mabubuting bagay sa atin nung tayo ay lumapit sa kanya. Okay? At alam natin na hindi tayo makakalapit unless ang Diyos ang gumawa sa atin. Okay? At doon po nagsimula yung tinatawag na spiritual privilege. Again din, yung mga good things na nakamit natin. Kanino tayo lalapit? Ang sabi po doon ay sa batong buhay. The living stone. Okay? So, ang living stone po noon ay walang iba kundi sino? Si Jesus Christ. Okay? By the way, ang living stone po ay tinatawag sa Old Testament na messianic concept. Okay? Ang stone po ay tinutukoy sa darating na Messiah. Okay? Ano po ginawa? Nang balik tayo doon sa verse. Okay? Ano sabi po dyan? Ano nangyari? Lumapit tayo sa kanya, siyang batong pinili. Ano ginawa ng tao? Itinakwil siya ng mga tao. Yung mga nagmamarunong, yung mga parisayo, sadiseyo, nasabi nila, alam nila ang kasulatan. Okay? Mga self-proud, self-indulgent, self-convinced assessors of Christ ay nakita si Jesus Christ, hindi siya karapat-dapat. Yung cornerstone, di ba? Yung panukat, kumbaga nagtatayo kayo ng bahay, ito po yung eskwala, pang-eskwala, kung tama yung sukat, lapad, haba, at taas. Sa tingin nila, hindi tama si Jesus Christ, kaya nireject siya. Pero ano sabi? Sinukot din siya ng Diyos. Tinakwil siya ng tao, pero sabi, pinili siya ng alo ng Diyos na mahalaga sa kanyang paningin. Okay? So, yung kumakita natin sa paningin ng Diyos, tama. Sa paningin ng tao, mali. Okay, kanya? Kaya dito makikita natin, mga kapatid, okay, na pinili siya ng Diyos, siya yung pinaka-precious stone. Okay? At dito nga po natin nakikita yung mga magagandang pribileyo sa atin. Okay? Kaya mapalad po ang mga mananampalataya sapagkat papasok po tayo doon sa tinatawag ng mga spiritual privilege. Okay? So, kagaya po sa inyo, pinapakita po ni Pedro ang mga beautiful stone regarding Christ at maging sa mga believer bilang mga stone. Kagaya po ng kalendoscope. Okay? Ang kalendoscope po ay meron po silang mga bato. Okay? Mga iba-ibang kulay. Titingnan po natin siya. Okay? Kagaya ng iba, ang pananamla, pangit, reject si Jesus Christ. Dito makikita natin siya yung precious stone. Okay? At maging hindi lang si Jesus Christ ang makikita natin, pag inikot-ikot natin siya, may iba-iba. Okay? So, yan po yung makikita natin na paglasalarawan sa atin ni Pedro. Okay? Sana ay makita nyo ang ganda ni Kristo na siyang living stone na pinili ng Diyos na nireject ng maraming tao. Kaya mapalad kayo kung kayo nakita nyo yung kagandahan ni Christ, yung iba hindi. Yung mga nagmamarunong. Okay? So yeah, that's your privilege. Sila hindi na ma-appreciate, tayo na-appreciate natin. Maliwanag po ba yan? Okay. So, ano yung unang-unang privilege natin? Yung po tinatawag na union with our Lord. Okay? Yan po yung sinasabi sa verse 4. Di ba? So, makita natin yan na tayo daw po ay living stone and also built as a spiritual house. Okay? So, ang union po ay merong dalawang bagay. Si Jesus Christ, siya yung living stone, tayo, mga mananampalataya, ay naging ano rin? Living stone din, di ba?
Ibig sabihin, we possess the same nature, kalikasan natin, the same character, mag-ugali, same quality of existence, bakit tayo nag-exist, and also same kind as of Christ. Kung si Jesus Christ ay merong eternal life, kaya kapag merong communion with Christ, you have also eternal life. Paniwala po ba yun? So we are one with Him in the essence of being, our being, okay? So, ganyan po, sabi sa inyo, our union with Christ is both because we are living stone, tayo ay living stone, kagaya niya, He is the living stone. At hindi lang po yan, sabi po doon ay tayo din po itinatawag na tahanan, a very spiritual house of God. So, napakaganda yun, tingnan nyo. Si Jesus Christ, living stone, tayo ay living stone. Tapos yung living stone na yun, yung mga buhay na bato, ay naging tahanan, naging templo ng Diyos. Tayo rin, kaya yun, ay naging tahanan ng Diyos. At doon siya tumitira sa atin. Okay? So, maliwanag po yan sinasabi sa mga Corinthians na tayo ang nakipag-isakit sa Panginoon. Okay? Ay kasama niya at tayo yung ating body is the temple of the Holy Spirit. Diba? Maliwanag po yan na sinabi at pinag-aralan po natin yan. At ibig sabihin po yun, ano kung ibig sabihin? Kapag ang Diyos ay nasa sa atin. Ibig sabihin, He lives through us. Mamumuhay siya sa atin. Diba? Maliwanag po sinabi na ating pinag-aralan, hindi siya tumitira sa mga gawa ng tao. Sa mga structure, kundi namumuhay siya sa mga believer. Ibig sabihin noon, mamumuhay siya sa pamagitan natin. Magmamahal siya, He will love through us, He will speak through us, He will serve through us. At ito, napakaganda. He even worship God through us. Ibig sabihin, kung kayo ay hindi nag-worship, yung katawan ninyo ay hindi dadalhin ninyo sa church, hindi mag-worship ang God sa pamamagitan ninyo. Okay? So kung gusto niyo papurihan ng Diyos, kagamit kayo sa Diyos. Kaya ang tunang mananampalataya, i-worship God. Okay? And also, yung ating buhay ay may eternal, hindi na mamamatay at meron forever. Okay? Siya po yung nagko-control sa ating buhay at ang lahat po niyan ay nagkakalapit na gumagawa para to conform para sa kanya. Okay? He is in us, is also available for every needs, every trials, every possible circumstances in life. So, makita po natin, ito'y napakagandang pribileyo kapag tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Okay. Ngayon, nadako tayo sa pangalawa. Okay. Una, union with our Lord, verse 4. At yung pangatlo, ay pangalawa, ay tinatawag natin admission or access to our Lord. Okay. Ano po ba yung admission? Pwede kang pumasok. Okay? Pwede kang makipag-diig. Okay? Magkaroon ka ng pagkikipag-ugnayan sa kanya. Okay? Yun po ang ibig sabihin niyan. Okay? Meron kang karapatan na pumasok. Okay? So, yan po ay pangalawang pribileyo ng mga nanampalataya. Kung titingnan niyo po ang buong mundo, okay? The world around us, yung mga hindi mananampalataya, ito po mga taong ito, they do not know God. Hindi na kilala ng Diyos. Okay? Nakita natin yan na merong simbahan at dinanan si Pablo, sabi niya, sa Diyos na hindi namin kakilala. Okay? Alam nila, mula sa kanilang konsensya o sa kanilang paiputulan ng puso, merong Diyos, pero hindi na kilala. Okay? They have no access to God. Hindi sila makapasok o makalapit sa Diyos nila. At hindi siya, they never admitted to His presence. Ang sinasabi po nga ng Biblia, sila'y malayo sa Diyos. Okay? They do not know God. Okay? So, sa Bible po, merong hindi po sila sinasabi na they are unwelcome sa kanyang presensya. Okay? So, makita po natin, totoo ito sa maraming reliyon sa buong mundo na ang kailang dinudyos ay yung human being na iniimbento nila na to idol sabi malayo. Okay? Kaya nga, from a distance, may kanta sila, di ba? God is watching us. Okay? Walang pakialam. Apathetic to human problem. Wala siyang pakialam sa mga... And also, kinakailang i-please mo siya, appease mo siya. So, yuhin mo siya. Okay? Kasi kapag hindi, ay
paparusahan kanya. Okay? Pero tayo bilang mga mananampalataya, sana makita niyo itong privilege na ito. We have full admissions to the presence of our Lord. Okay? At titingnan po natin sa Old Testament economy of Israel. Titingnan yung buhay ng Israelita. Ang mga Hudyo ay meron silang, pwede silang manalangin sa Diyos. Okay? Could draw into His presence spiritually. Pero they could not go near presence physically. Spiritually, they can pray. Pero yung the presence of God, hindi sila pwede lumapit. At kung titingnan niyo po yan sa Exodus chapter 19 verse 12. Take note niyo na po yun. Pakita niyo po doon na si ang Diyos nung panahon ng Moses ay bumaba sa Mount Sinai, di ba? Ano sabi ng Panginoon kay Moses sa Hebrews ang Exodus chapter 19 verse 12? Lagyan mo ng hangganan ang paligid ng bundok at sabihin mo sa kanila huwag aakit sa bundok. Ni hahawakan ang anumang nasa loob ng hangganan. Sino mong gawa nito ay papatayin. Kita niyo. So they can pray to God spiritually, pero yung presensya ng Diyos, bumaba ang Diyos sa bundok sa pintahan ni Moses. Huwag kang nahawak sa bundok. Huwag ka rin hahawak. Meron ng perimeter yun, may bahod. Huwag ka rin nahawak. Ganun kabanal ang Diyos. Okay? Ayaw ko makita niyo yung Diyos na ating sinasamba. And also, sa Hebrews chapter 9, verse 7, na meron tinatawag na high priest na doon ay papasok siya sa tinatawag na kabanal-banalang dako. Okay? Once a year lang siya. By the way, meron priest at may high priest. Yung ordinaryong priest, hindi pwede pumasok doon. At ang pwede lang pumasok doon ay yung high priest. At bago siya pumasok doon, kinakailangan malinis din siya. Nakita niyo? So kapag pumasok ka sa presensya ng Diyos, limitado yung mga kapatid. Okay? Hindi ito open. Okay? So makita po natin dito sa Old Covenant that was safe only for the priesthood. Para kang makapasok sa presensya ng Diyos, ay ito ay naging opportunity and privilege for every Christian. Nakita niyo ba yung privilege na yun? Okay. Kaya, dako tayo dito sa verse 5. Tingnan natin yan. Pag-aralan sa amin, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Tapos sa amin, bilang mga pari itinalaga para sa Diyos. Okay? So, ang pari lang, the high priest lang ang pwedeng makapasok sa presensya ng Diyos. Maliwanag po ba yun? So, ulitin natin ha, sa verse 5. Tayo daw ay una, si Jesus Christ ang batong buhay. Tayo yung batong buhay din, maliit, di ba? At yung batong buhay na yun, yung mga stone na yun ay nag-build, nabuo, naging ano? Templo. Ganyan ha? At doon, sa templo na yun, in the spiritual temple, tayo yun, nananahan ng Diyos. Okay? At doon, biglang nabago. Tayo niya yung maglilingkod. Tayo na yung templo, tayo pa yung pangaling maglilingkod sa Diyos. Okay? Kita niyo yung pagkasunod-sunod, no? Una, sinabi niya tayo templo, spiritual house. Tapos, nagbago. Kaninhaga. Hindi lang tayo spiritual house or the temple of God, kundi tayo na yung ano, yung paring nagpa-function, yung gumigilos sa templo. Ganyan? Okay. So, makita po natin yung dimension, yung taas, pataas ang level ng ating mga pribileyo. Okay? So, tanda natin sa Old Testament, hindi basta-basta makakapasok ang ordinaryong pari, kundi yung high priest naman po ang nakakapasok sa Holy of Holies o presensya ng Diyos. Okay? So, tandaan po natin na nung panahon yun, parang masasabi natin na God was untouchable and where at ang tao ay hindi pwedeng makapasok sa kanyang presensya. So, nung panahon yun sa Old Testament economy, ay makikita natin ang maraming karatula na nagsasabi, no admittance, stay away.
Mabasa niya. Danger, high voltage. Huwag ka nalapit. Yan, sa panahon ni Moses, di ba? Yung nasa bundok, once na, umawak ka. Mamamatay ka. Kaya maliwanag po na sinasabi dito, ang panahon ng tiyatawag na yung high priest nga po, on the Day of Atonement, yung Yom Kippur ay ang pari o high priest ay pumapasok sa tinatawag ng Holy of Holies. It was such a sacred event, okay, that he had to go through ceremonial washing, paliligo siya, paliligin siya as spiritual confession, mag-aami siya sa kanyang kasalanan, and also he had to offer sacrifice for his sin, una sa kanyang kasalanan, to make sure he was clean. So ganun pong kabanal ang Diyos. Okay? Yan po ay sinasabi sa Hebrews chapter 9 verse 7. Okay? So bukod sa high priest, siya lamang ang po ang pwedeng mag-sacrifice sa Diyos. Okay? Maliwanag po. At tingnan natin sa Old Testament, okay natin. At sino man, okay, who stepped in na baga ay nagpapanggap na magkumapel na maging priesthood and try to do that without being a true priest, hindi siya naman totoong priest, ay nanganganib ang kanyang buhay sa severe judgment. Tingnan natin kung ano yung mga nakatala sa Bible. Una, si Uzias. Okay, makikita po natin yan sa 2 Samuel chapter 6, verse 6 to 8. Ang pangyari po nito, dala-dala po nila yung kaban ng tipan. At sabi ko, basahin ko na lang. Hindi ko na po sinulat sa PowerPoint. Sabi niya, nang malapit na sila sa may giikan ni Nakon, natisod yung baka na nagdadala ng kaban ng tipan. Ang ginawa ni Usha, siyempre babaksa, hinawakan niya para magbumaksa. Okay? Hinawakan yun, ha? Dito yung ano. Ano nangyari kay ano? Naggalit si Yahweh na siya pinarusahan ang ginawang niya ngayon. Paghamon niyo na. Noon din namatay si Uzia sa tabi ng kaban ng tipan. Of course, nagalit din naman si David dahil sa pinarusahan ni Yahweh si Uzia. Hanggang ngayon, ang lugar na iyo'y tinatawag na Peres Uzia. Pinarusahan si Uzia. Ganon ang kabanalang Diyos. Hindi ka, kung hindi ka pare, hindi ka itinalaga ng Diyos, hindi mo pwedeng hawakan ang kaban ng tipan. Okay? Pangalawa, si King Uzias. Ito, nag-function siyang priest, feeling niya, proud na proud siya. Wala kasi siyang, hindi siya natatalo. Kasi namuno siya for 52 years sa land of God. At nasa isip niya, he can enter the priesthood function. Okay? Pwede na siyang maging pare. And God gave him, ano nangyari sa kanya? Binigyan siya ng keto. At ganyan ay namatay siya. Nagpanggap siya na pare. Kaya yan, hindi ka pinili eh. Nagpapanggap ka, hindi pwede yun. Okay? Kahit ka hari at 52 years, maganda ang track record mo sa harapan ng Diyos pag hindi ka niya pinili, patay ka ba na? Kaya na yan? Okay. Si Saul, yung unang hari, okay, sa Old Testament, ganon din ang ginawa niya. Nagpanggap siyang pari. At anong ginawa? Siya'y sinumpa yung kanyang line. Dapat sana mula kay Saul, ang anak niya sino? Si Jonathan. At yung susunod na anak nila, dapat sila ang magiging hari ng Israel forever. Pero dahil nilabag niya ang Diyos, okay, akala niya pwede siya maging pari. Okay? Sabi niya na ay mula out of the loins will no longer ever come. Okay, mula sa puson o sa lahi niya, sa angkan niya, hindi na magiging hari. Kaya makita natin, pinalitan na si King David, di ba? Dapat si Jonathan sana. Okay? At yung pang-apat, makita natin si Korah at yung mga rebellious cohort niya, mga kasagot niya, ay pumasok doon sa priestly realm. Okay? And the ground opened and swallowed all them up. Yan po yung makikita natin sa chapter ng Numbers and also Numbers 26, 9 to 10. Okay? So yan po yung mga tao na
pumapasok sa area ng arena ng pagka-priest without having them ordained by God. Kaya makita po natin na kapag pumasok ka doon na hindi ka karapat dapat, mapapahamak ang iyong buhay. Maliwanag po ba? Ganun kasi kabanal ng Diyos. Pero mga kapatid, napakaganda po ito. This is the good news. Sa New Covenant, sa New Testament, yung way sa Old Testament, okay? Ang tawag po sa mga believer, we are ano? Holy priesthood. Lahat ng believer. Maliwanag? So yung mga hari, mga kilalang tao, akala nila by their own strength o performance, karapat dapat sila sa Diyos na magkaroon ng access sa Diyos. Wala. Okay? Pero sa New Covenant, okay? Sa New Testament, tayo ay tinatawag na priesthood. Okay? Sapagkat we are separated, ibinukod-tangi tayo, we are given admission, binigyan tayo ng pagkakataon na makalapit at magkaroon ng access sa presensya ng Diyos. Naliwanag ko ba? Kaya sana makita niyo itong pribilehyo ito. Okay? So, tayo, hindi naman tayo Hudyo, hindi natin alam yung kultura ng mga Hudaismo. Okay? At alam natin na hindi na nag-e-exist yun ngayon. Okay? Yung tungkol sa pari, sa Juda, o sa Jerusalem. Pero tanda po natin, ang napakagandang sinabi ng Panginoon dito sa 1 Peter chapter 2, verse 9, dahil dapat kayo'y isang lahing hinirang, okay? Chosen generation, isang ano, maharlikang pagkakasarote, a royal priesthood, ibig sabihin ay itong priest na ito ay nagsisilbi siya sa mga royal, mga maharlikang tao, okay? Kakaiba sa mga bansang banal, pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang karangalan iyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Okay? So, yan po ang makita natin. Ngayon, tanong. Tayo nga ay tinatawag na ano? Holy Priest. Okay? Ano ba ibig sabihin nga naman yun? Kayo, intindihan nyo ba ibig sabihin nga? What does that mean? Anong ba ibig sabihin na ikaw ay holy priest? Ha, kapatid, the simple word, we have access to God. Ang priest lang po ang pwedeng makalapit sa Diyos sa presensya ng Diyos. Nobody. Di ba na? So that's the privilege. Okay? Ang tanong pa, ano ba ang priest? How are we to understand the priesthood? Yan po ang magandang tanong. Okay? So, maganda po yung pag-aaral ni John MacArthur at nag-research po siya tungkol sa priest. Okay? At kaya maliwanag dito, maintain natin sa mga we are holy priesthood, banal, the ordinary priest. Anong gagawin natin? To offer spiritual sacrifice acceptable to God through Jesus Christ. Ibig sabihin, ang priest sa Old Covenant ay meron lamang isang trabaho. Yun ay ano? Mag-offer ng acceptable sacrifice to God. Iisa na trabaho natin. Dadala tayo ng handog na katanggap-tanggap sa Diyos. Kapag hindi katanggap-tanggap sa Diyos, okay, ganun kabanal ang Diyos. Naintindihan niyo po yan? Kaya napakalaking privilege na makalapit ka sa presensya ng Diyos. Kaya sabi sa inyo, ang high priest lamang ang pwede. Sa dami-dami ng priest noon sa Old Testament, ang high priest lamang ang nakakapasok sa presensya ng Diyos. Ilang beses? Once a year. Okay? Talagang may seremonya yun. Kinakailangan malinis sa mga next week pag-aralan natin yun. Okay? Isa yan sa mga function o trabaho ng isang priest. Okay? At sabi nga, meron pa raw tali yan eh. Meron kalimbang. Bakit? Habang naglalakad ka, buhay ka pa, ibig sabihin, para niya. Tumutunog. Eh, pag hindi tumunog, patay na. Eh, ngayon, sino pupunta doon? Wala. Ihilahin yung pungkot. Pakita niyo? Gusto ko lang makita ninyo na yung banal ng ating Diyos.
At isang malaking pribileyo na magkaroon ka ng access. Sabihin na natin, silbing pinakamataas na sa ating presidente, meron ka bang access anytime? Pwede ka pumunta sa Malacanang? Wala, diba? So, ganoon din sa ating presensya ng Diyos. Baliwalay niyo yung Diyos. At dapat makita niyo ito, okay? So, tayo ay tinatawag, and that's we are called. Tinawag po tayo. At yun po ang ating trabaho. At yun po ang isang malaking privilege po natin. Okay? Kaya isang sa inyo, meron tatlong mga talata o chapter. Iyan po ay makikita natin sa Exodus chapter 28 and 29. Medyo mahaba po yan, pero ang summary po niya, ito po ay napakahalaga sapagkat dinidefine po nito. Okay? Pinapaliwanag niya yung identify yung opisina, okay? Yung kanyang katungkulan, yung kanyang function, gagawin ng isang pari, at sasabihin din niya yung mga tuntunin, palatuntunan, at saligan at tatakaran ng isang pari. Okay? Yan po ay makikita natin sa Exodus chapter 28, sorry, 28 and 29. Mali yung aking pagkatay. Okay? And then, pangalawa, ay sa Leviticus chapter 8 to 9, ito po ay napahalaga din sa katito inauguration ng isang priest. Dito po siya magsisimula yung pagtatalaga ng kanyang tungkulin. And also, sa Malachi chapter 2, ay napahalaga din to sapagkat kinukumpira nito itong mga tao na apostate priesthood, yung talagang tumalikod na mga pare. Okay? At kinukumpira sa lehitimo, yung genuine na pare na talagang God-ordained priesthood. Okay? So, yan po yan. Pakibago na lang, 29. Okay. Unang-unang prinsipyo na makikita natin tungkol sa priest. Okay? Unang prinsipyo, the priest are chosen by God. Pinili po siya. Okay? At yan po ay maliwanag sa Exodus chapter 28 verse 1. Ang sabi, ipatawag mo. Sino nagtawag? Ang Diyos. Sinabihan niya si Moses, ipatawag mo. Ang Diyos ang tumatawag sa atin. Okay? Ang kapatid mong si Aaron, ang mga anak niyang si Nadab, Abihu, Eleazar, at Itamar. Ibukod mo sila. Okay? Ang priest ay separated. Katangi-tangi. Okay? Malaki kasi ang at there are 12 tribes of Israel. Tama? Okay? So, ipinatawag niya si Aaron mula sa lipi ni Levi. Okay? So, diyan po makita natin na ito yung unang-unang prinsipyo na makikita natin na ano? Ang priest ay ano? Pinili ng Diyos. Okay? Tingnan niyo po mabuti yan. Okay? Ipatawag siya. Okay. Pero pansin natin yung note ito. Okay? Please note, tingnan niyo kung mabuti. Nobody volunteered for the priesthood. Walang nagbo-voluntary. Oo, ako na lang. Wala. Okay? Pangalawa, notice natin, walang application na ibinigay. Okay? Si Moses para ipit out. Pag nag-a-apply ka ng trabaho, di ba? Nag-a-apply ka, mga Erika, nag-a-apply ka pa. Eh, hindi ko dyan nag-a-apply. Diba? Merong application na pipill out dito. Okay? At titingnan ni Moses, wala. Pangatlo, nobody voted. Oh, ito na lang, siya na lang. Oh, binoboto namin si ganito para maging priest. Walang bumoboto. Okay? And also, walang tinatawag na no spiritual aptitude test was given. Titingnan yung kaalaman mo spiritually. Walang exam. Diba? Walang exam ka, diba? Pagpasok. Wala na. Okay? And also, wala rin intellectual aptitude. Titignan yun. Matalino ka ba? Para ikaw tanggaping maging pare. Okay? Matansin niyo po ba yan? Anong panuntunan? Ang Diyos ang pumipili. God sovereignly chose Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar, and Itamar. Out of their loins was to come the priesthood chosen by God. Okay? So I hope na makita po natin dito. Dito, pag-aaralan natin ang 10 karakteristik
ng Old Testament priest. Okay? At yung una nga, sila ay pinili ng Diyos. Ito ay mga listahan para sa ating spiritual privilege bilang mga pari. At ito ay may kaugnayan. Kaparehas yung nature, kay kalikasan nito, okay? At yung features nito, yung tampo, katangian, pagmumukha of the believer's priesthood. Kung anong makikita natin sa priest nung araw sa Old Testament, yun din ang makikita natin sa mga mananampalataya sa usapuya. Okay? So, yun po yung makikita natin. Okay? Ano nga yung unang-una? Sila ay ano, the 10 characteristic of the Old Testament priest. It is an elect privilege. Kayo ay pinili. Ang mananampalataya din ay ano, pinili ng Diyos. Tingnan nyo. Ano sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad? Hindi ninyo akong pinili. Hindi kayo nag-volunteer. Hindi kayo nag-usa o pinili nyo ako. Hindi nyo ako pinili. Ako ang pumili sa inyo. Entendi nyo? Pinili ko kayo upang kayo magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang inyong anumang hiningin nyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Mula na problema mga kapatid. That's the doctrine of election. Okay? At yan po'y pinaniniwalaan ng mga reform o biblical theologians. Okay? Isa ngayon, akala mo, ikaw tumanggap, ikaw pumili sa Panginoon, ikaw ang nag-desisyon, no? Kaya ka nakapag-desisyon. God has chosen you. Okay? Maliwanag po yan that we are chosen. Ang priest ay pinili, ang mga believer, ang mga Christian ay sila rin ang pinili. We are the elect God chosen in Christ before the foundations of the world. Kaya na tayo pinili? Ha? Bago pa nilikha ang mundo. Chosen elect. And if you are priest today, kung ikaw ay pari sa ngayon, it is because you are a Christian. So, yung mga ginagawa sa mga Katoliko dyan, yung ibang mga dinili yan, sila rin yung mga pare. Kasi ang pare nga kasi, siya yung nakikipag-usap sa Diyos. Kaya yung sistema nila, mangungumpisal ka sa pare, tapos yung pare, kikismis ka. Sabi din sa Diyos, kita niyo, mali yun. Ang, kung totoong mananampalataya ka, ikaw na yung pare, pwede ka nang makalapit sa Diyos. Kaya nga nung matay si Jesus Christ, nasira na yung Holy of Holies. Kasi nga, iisa lang pwede pumasok doon once a year. Napansin yan? Okay. At kung ikaw ay Kristiyano, it is because you are chosen. Kaya ka naging Kristiyano? Dahil ikaw ay ano? Pinili bago pa nilikha ang mundo para mabilong to God. Ano yung basihan natin? Ano yung sinabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 1, verse 4 to 5? Sabi niya, bago pa likhain ang salibutan. Kita niya? Kailan ka pinili? Kailan pumili ang Diyos ng mga pari? Kailan pumili ng mga mananampalataya? Bago pa likhain ang salibutan. Pinili na niya tayo upang maging kanya sa magitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. So, ibig sabihin, para mo malaman na ikaw'y pinili ng Diyos, dapat meron kang union with Christ. That's your privilege. Maliwanag ko ba yan? Upang tayong maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Kasi hindi ka po pwedeng makalapit sa Diyos kung hindi ka banal at kung meron kang kapintasan, patay ka. Napansin niyo yan? Kaya po isinulat yung sa Old Testament para makita niyo yung Diyos na ating sinasamba, isang Diyos na banal. Pero dahil sa kanyang pag-ibig sa inyo, tayo'y kanyang pinili upang ano, maging anak niya. Sa pamagitan ninyo, through Jesus Christ, kaya tayo nagkakaroon ng relasyon sa Diyos, it is because of what Jesus did. Napansin niyo? Iyan ang kanyang layunin. That's their goal at ang will niya sa isang katapusan. Naliwanag po ba? Okay. Konti lang aking oras. Bibigyan pa natin ng malaking diin ito. Okay? Kanina nabanggit natin tungkol kay Aaron.
Sa ambagani si Aaron, there are 12 tribes. Saan siya? Sa tribo ni Levi. Okay? So, alam natin na meron silang mga anak. Okay? At ang tribo ni Levi was then the tribe chosen to be the priest. So, ilang tribes ulit? 12. Sino ang pinili ng Diyos na maging pari? Ang lahi nino? Ni Levi. At mula sa lahi ni Levi, siyempre, doon lumabas si Aaron. Okay? And then, sa lahi din ni Levi, meron tinatawag na there were other people from the tribe of Levi at ang tawag sa kanila ay Levites. Ang Levites ang tumutulong sa mga pari. Sabihin natin parang sa Kristiyan, sa mga layman. Sulitin natin, mula sa lahi ni Levi, sila yung pipiliing mga pari. Pero bukod sa pari, meron tinatawag na mga Levites. Ang Levites ay tumutulong, nag-a-assist sa mga pare, ate, o sa priest. Okay. At dito makita natin na mula sa angkang ni Levi, okay, lumabas si Aaron na magiging siyang mga pari, okay, priesthood. Tingnan natin ang sinasabi sa Biblia tungkol kay Levi. Para ma-appreciate natin yung napakalaking privilege na ito. Okay? Are you ready? Sino ba si Levi? Natin, pakinggan. Tingnan nyo mabuti. Sabi, si Levi ay ano? Eh, si Simon at si Levi, okay? Dalawa ito eh. Na magkapatid, ano sabi? Ang sandata ninyo'y ipinanglulupi. So, talagang warrior ito. May sandata eh, no? Laging mainit yung ulo ito eh. Okay? At sabi, sabi ni Job, ay ni Jacob, sorry, yung tatay nila, sa usapan ninyo, hindi ako sasali sa inyong gagawin. Hindi ako babahagi. O, kapag kayo nag-uusap na dalawa, hindi ako makikinig, ha? Ayoko, mapanganib kayong dalawa. Yun yung sabi niya sa kanyang anak. Bakit? Kapag nagagalit eh, agad pumapatay eh. Okay, huwag ka takabi-tabi dyan. Pamapatay ka. At hindi pa lang yan, ha? Hindi na mainit ang ulo. Pati yung hayop lulumpuhin pa napakatuwa. Imagine mo pa sa mga tuwa ka. Yung hayop, yung baka, matuwa. Lulumpuhin. Eh, napakahalaga po ng baka. Ay, ikaw eh, sa Batangas, ay mahal yan. Okay. Diba? Pagkakakita, eh, tapos eh, yun po ay ginagamit sa iyong pag-aaral. Tapos, babaliin. Kanyang kalupit. Kaya ano, sabi, ni Hako sa kanyang mga anak na ito, kung dalawa ito, si Simon at David, kayo'y sumpain. Yeah? Sa pangis at galit, sa ugali nyo na mapagmalabis. Ano na sinumpa itong anak nila? Sobra sama. Okay? At sabi pa, ano pa, kayo'y magkakawatak-watak sa buong lupain, sa buong Israel, ay pangangalabi. So, hindi maganda. Napansin nyo po ma, maganda ba ang lahi ni Levi? Hindi. Walang kwenta. Kasumpa-sumpa. Mapansin niyo po, ito gusto ko po makita ninyo. At makita niyo rin sa sarili niyo. Okay? Yung pagpili naman. Let me say something to you that very important. At napaka-interesting that when God chooses priest, He chooses a tribe that was known for its cursedness. Sa labing dalawa na pinili ng Panginoon, ang pinili pa niya yung mga kasumpa-sumpa. Pwede niyo. Tingnan niyo kung bakit siya pumili. Okay? Ang pinili niyang tribo ay was known for violence. Mainit yung ulo. Papatay. Pati hayop nilulumpong. Grabe mo. And also, sa pagpili niya, ay kilala ito known for its sinfulness. Kasamaan. Kaya makikita natin ito, ang priest noon na pinili ng Diyos ay masasakitin o mahihina, weak, at simple. Okay?
Wala ba kayong nakita ng mensahe na pakikita natin sa ating Diyos? Na siya'y banal nga. Okay? Huwag kang sa sarili mo magpanggap. Akala mo sa iyong performance pwede ka nang maging priest. Hindi yan sa performance mo o sa galing mo. Yan ay sa kanyang pagbili. At makikita natin ang mensahe ito sa atin. Ano sabi? Jesus said, sabi sa Luke chapter 5 verse 32. Ano sabi ng Panginoon? Jesus said, I'm not come. Hindi ako naparito to call righteous. Kundi ano? Sinners to repentance. Sabi ni Jesus, hindi ako naparito upang tawagin yung mga matuwid, yung nagmamatuwid, nagmamarunong, nagmamalaki, kundi ang makasalanan upang sila yan magsisi. Kayo po yung mga pinipili ng Panginoon. Nakita natin yung ating kasalanan. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Kailangan lang mong magsisi. Okay? Kaya maliwanag po yan na sinasabi sa Hebrews chapter 7 verse 28 yung confirmation. Ano sabi? May mga kahinaan ang mga pinakapunong pari na pinili ayon sa utusan. So talagang yung mga Old Testament priests, may kahinaan yan. They're weak. Ngunit ang dakilang pinunong pari, sino yun? Tinutukoy nyo? Walang iba ko din, no? Si Jesus Christ. Pinili ayon sa panunumpa ng ang anak na ginawang ganap magpakinanman. At ang ipinangako ng Diyos ay huling dumating kaysa sa kautusan. So this is a confirmation na ang mga pari noon ay mayroong mga kahinaan o kasalanan. Okay? So di ba napaka very encouraging to na reality na ang pinipili ng Diyos ay yung mga mahihina, mga sinumpang, mga makasalanan. At masasabi natin hanggang sa ngayon, God is still choosing the same kind of people, yung mga mahihina, mga makasalanan. Okay? Na maging ano, pari niya of the Most High. Natatandaan niyo po ba ang sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 27? Makinggan niyo po mabuti po. Mga kapatid, ito yung sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya. Alalahanin niyo ang iyong katayuan nung kayong tawagin ng Panginoon. Ano yung status niyo nung tinawag kayo ng Panginoon? Iilan lamang ang may matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika sa paningin ng tao. Di ba? Nagkakategorize ang tao. Ano sabi? Marunong niya, makapangyari niya, mayaman niya. Okay? Pero ano sabi sa verse 27? Subalit pinili ng Diyos ang mga maturing hangal. Mga bio-bio. Mga nasa libutan. Bakit? Bakit niya pinili ang mga naturing hangal o pulis para no? Hiyain ang mga nagmamarunong. Pinili niya ang mga matuturing na mga mahihina weak upang hiyain ang mga malalakas. Kasi po, Lord, thank you. I'm qualified. No, sabi sa inyo, sa aming magkakapatid ako yung pinakamahina, sabi ko. Mahiyain, wala alam. Dahil mga iba, naiwan ako dito sa Pilipinas. Ang tagal na makita natin mo, ay tawagin ng Diyos, tayo yung mga mahihina. Mga itinuring na hangal. Ano sabi niya sa verse 28? Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao. Ordinary people. Gusto ko yung kanta niya. Ordinary people. Mga hampas lupa. Matitindi ang term. Mga mahihina sa sanlibutan ito. Why? Upang ano? Ipawalang saysay ang mga kinikilala na sanlibutan. Yung mga pinagmamayaman, pinagmamalaki ng tao, kayamanan nila, hindi sila pinili ng Diyos. They have no access to God. Kahit anong yaman mo, presidente ka man, o prinsipe ka, pinakamayaman ka sa buong mundo,
if you do not know God, you have no access to God. Kaya sabi, kaya't walang sinuman ang makakapagmalaki sa harapan ng Diyos. Makita niyo mga kapatid? Ang pagpili ng Diyos sa mga tao ay yung mga tao hindi pwedeng magbayabang. Yung mga mahihina, mga ordinaryo, mga hindi noble, mayaman, yung mga makasalanan at mga sinumpa. Nakikita niyo ba sarili niyo mga kapatid? Sana you say yes. He is still choosing his priest from among the lowly, even he choose Aaron and son of Levi. So sana nakita niyo ito. Ganyan ang pagpili ng Diyos para bigyan kanya ng kaligtasan para magkaroon ka ng ugnayan sa Diyos. At hindi lang yung magkaroon ka ng ugnayan, hindi magkaroon ka ng admission o access na makalapit sa Diyos. Na pwede kang makalapit direkta sa Kanya. Hindi yung tatawag ka pa kung kanino. Ngayon ang turo ng mga ibang reliyon, tatawag pa kay Maria, tatawag sa mga santo, kung saan-saan. Nakakainis yung maling-maling ko. Kabulaanan. Kaya kita nyo, kahit isang makasalanan na kinilala si Jesus na kapag ikaw'y nagkaharina, alalahanin mo. Anong sa tangako ng Panginoon? Ngayon hindi. Kakasamahin kita. You have access. Even you are a sinner. Kailangan mo lang kilalanin na ikaw'y makasalanan. Pero yung isa, ang sabi, ikaw ang Kristo. Iligtas mo ang iyong sarili. Iligtas mo rin ako. Sina-challenge niya si Jesus Christ na maging makasarili. Ipakita na makapangyarihan siya. Pwede naman, di ba? Pwede. Pero hindi pa mamaranan Diyos mo. Kinakailangan ng tagapagligtas ay mamatay. Kailangan siya magbubo ng dugo at yun ang itinuturo ng Biblia. Kung walang pagbubugo ng dugo, walang kapatawaran sa ating kasalanan. Kaya gusto ng isang magnanakaw. Mabaka. Mapapatawad ba tayo ng Diyos? Matutuwa ba ang Diyos? Hindi. Ang ginagawa ng isang pari, pumapatay siya ng tupa at yung sugo na yun ay iniani. At sinusunod niya yung laman at maging mabuting sa mga. Mga kapatid, yun ang ginawa ni Jesus Christ. Wala tayong pwede matuman. Yung mga apat na tao na tinukoy natin, si Usias, si Usias, si Saulo. Akala na by their own performance, they can perform as a priest. Ang magiging lang kalugod-lugod sa Diyos yung mga pinili niya through Jesus Christ. Eh mga kapatid, siguraduhin nyo na meron kayong relasyon sa Diyos. At kung meron kayong relasyon, you have union with God, you have access with God. Kaya sana ipagpasanahin natin ito. Ang lahat ng ito ay dahil kay Kristo. Wala tayong pwede ipagpasanahin. At ganyan ang patuloy niya. Ang pinipili niya ay yung mga hindi pwedeng magmalaki. Mga mahihina, mga ordinaryong tao. Kahit hindi ka mayaman, ikaw ay mga kasalanan at sinuman. Hello. Oh, Lord, we thank you. Ang ating ministry sa church ay pumupunta tayo sa lugar ng mga mahihirap. Maraming mga pastor pumupunta sa mga lugar ng mayayaman because they are after for the man. Pero ang pinipili ng Diyos yung mga natutahan, mahihirap. And that's the reason. Hindi naman ibig sabihin ng lahat. Pero yung iba, ang nag-drive sa kanila para magkaon ng ministry para sa mga mayayaman. Kapasin niyo, ang puso ng Diyos ay malapit sa mga mahihirap, mga dukha, mga api. Kapagkat wala silang pwedeng ipagmalaki sa harapan. Eh mga kapatid, kung nakikita mo yung sarili, may
hindi ka dapat dapat at pinili ka ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit mo dapat siya sa pahit natin. Mapurihan mo lagi siya. Gusto ng Diyos ay ano yung buhay. Sabi nga ni Arsis Paul, hindi niya kailangan ang isang oras ninyo every Sunday. Hindi niya kailangan ang 10% ng inyong pera. Ang gusto ng Panginoon ay ang inyong buhay. Ay alam mo sa Panginoon na maging katanggap-tanggap at kalugod-lugod na ito yung karapat-dapat ninyo pagsamba sa Panginoon. Ay ba't na lang. Salamat, Panginoon, sa napakadakilang privilege na ito. Nakita po namin, Panginoon, sa buhay bibo ni Levi na kami rin ay mga makasalanan, hindi kami karapat-dapat at hindi kami kalugod-lugod sa iyong harapan. Ngunit dahil sa iyong biyay, dahil sa iyong makapangyarihang pagpilig sa amin, kami namamagpa, Panginoon, sa bago pa nilikha ang mundo, mapili mo na kami, Panginoon. At ang gusto mo, gamitin mo kami katulad ng isang pari ay mag-ali kami ng aming buhay na maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Hello, this is our prayer. Nakita namin na kami hindi karapat-dapat, pero yung pagpili mo sa amin ay talagang utang namin dito sa amin, aming buong buhay na maglipot sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you for the privilege na makapaglingkod kami sa iyo katulad ng mga tao. Maglingkod kami sa iyo na ikaw ang Diyos na banal, patuloy at mapagmahal, Panginoon. Upang sa Ginoon ay maraming tao ang makakilala sa iyo, Panginoon. Magkaroon din sila ng ugnayan at access sa iyo, Panginoon, sa magitan ng aming buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa, ang mga nakapakinig ng iyong salita. Alam namin na gagamitin mo ang iyong salita upang matupad ang iyong layunin sa buhay ng mga nakapakinig. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.